Doon naman po sa Manila South Cemetery, pinaghahandaan na ang posibleng epekto sa daloy ng trapiko ng pagdagsa ng mga dadalaw simula bukas po yan. At nakatutok doon live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Vicky, sa ngayon kakaunti pa lang yung dumalaw dito sa Manila South Cemetery. Pero bukas ay inaasahan na mas marami na ang magdadatingan dito. Bukod po dito sa cemeteryong ito, ay nagpunta rin ako sa public cemetery na Makati. At doon po ay nakita ko, pasintabi po sa mga nanonood, na merong ilang buto ng tao na nakatiwangwang lang. Naging abala ang ilan natin mga kababayan sa paglilinis ng puntod sa Manila South Cemetery na matatagpuan sa Makati. Maluwag pa ang sementeryo pero ayon sa pamunuan, bukas posibleng mas marami na ang tao. Kaya bukas din, mas mahigpit na rin sila sa pagsala ng mga pumapasok. Sa 31 at saka sa 1, hindi na po pwedeng dalahin yung mga matutulis na bagay kasi po doon sa panahon na pagpasok nyo, hahalukatin na po yung inyong mga bags, yung alak, baraha at iba pa. Tinatayang mahigit 800,000 ang nakalibing dito. Taon-taon, nasa 500,000 ang bumibisita sa mga puntod. Isa sa mga pinaghahandaan ng city government, ang traffic sa harap ng sementeryo, lalo't kasalukuyang may road widening doon. Ngayon pa nga lang, may bahagyang pagbagal na sa daloy ng trapiko. Pinasyalan din namin ang Makati Public Cemetery. Halos walang tao at marami sa mga nicho ang butas. Marami sa mga buto inilipat na ng mga kaanak dahil balak isaayos ng city government ang sementeryo na tatayuan din ng kolumbaryo. Pero may ilang buto ng tao na nakatiwangwang lang. Tanging ang puntod na ito lang ang natiyempohan naming may dalaw. Noong nakaraang taon lang daw nila nalaman na dapat na palang ilipat ang mga buto. Nalungkot din kami dahil mahirap talaga maglipat ng body o ng buto ng aming mga patay. Nagtanong na kami sa kabila, sa South Avenue. May nakuha naman sana kami doon kaya lang medyo mahal, hindi kaya ng budget. Ayon sa City Engineer's Office ng Makati, pag-aaralan nila ang planong inilatag ng dating mayor ng Makati. Sisiguruhin din daw nilang may paglalagyan ang mga butong may iwan. Vicky, dahil nga dito sa road widening no, sa harap ng Manila South Cemetery, meron hong pagbagal sa daloy ng trapiko. Pero ang maganda naman, kahit paano, umuusad po ang mga sasakyan. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.